beasiswa nulis. Samay. Purihin ang Panginoon. Amen. Sige po, palakpakan po natin Panginoon ang ating Diyos na buhay. Amen. Kamusta na mga anak ng Diyos? Thanks God, I have blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, mayaman sabay sa atin sa FB Live. Tunay nga mabuti ang Diyos. Amen. Amen. At muli dinala tayo sa ating gawain upang magpuri at sumamba sa Kanya sa gabing ito. Amen. Amen. At tunay nga ang Diyos ang ating kalakasan at siyang nagbibigay pag-asa sa ating buhay. Amen. Tunay nga. Meron pa akong isang sishare na kaninang maga, talagang napakabuti ng Panginoon sa akin dahil muling binigyan niya ako ulit ng 2 years visa sa Macau. Wow. Amen! Mamaya ice cream tayo. hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik na dahil lumalalim na po ang gabi. At tayo po ay magsisimula na at ating pong ayayahan ang banal na espiritu na pangungunahan po tayo ni Sister Janet na magpe-present worship. Patuloy po tayo na dalangin natin na ang banal na espiritu ang siyang dumaloy sa ating sa bawat sa atin. Amen. Amen. Tumayo po ang lahat. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we welcome you Holy Spirit of God. Let us welcome the presence of the Holy Spirit. Let us welcome. Hallelujah. Hallelujah. Come, Holy Spirit. We acknowledge your presence. Come. Fill us. Fill this place. Oh, we welcome you, Holy Spirit. Hallelujah. Oh, hallelujah. We need you.
you, Holy Spirit. Oh, we come humbly before you. Just come, fill us. Kau rindang kaisu sa buhay ko.
Diyos na hindi nagbabago sa aming mga buhay. Ang Diyos na mapagmahal. Ang Diyos na mapagpatawad. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. Sa buhay, sa kalakasan na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat na sa amin. Salamat, O Diyos, sa kagalakan ng aming mga puso na patuloy mong inilalagay, Panginoon, sa aming mga buhay. O Diyos, salamat sa maghapong ito, binigyan mo kami ng kalakasan na nagmumula sa iyo. Tunay nga, Panginoon, pagod ang aming katawan, O Lord, ngunit ang aming espiritu ay malakas sa pamamagitan mo, Panginoon. Yahweh Shaddai, muli sa gabing ito, patuloy naming idinudulog sa iyo ang iyong gawain mula umpisa. Pagpalain mo, Panginoon, ang magaganap na praise and worship. Hayaan mo, Panginoon, na muli kami bigyan, Panginoon, ng espiritu, Panginoon, na pagsamba. Hayaan mo, Panginoon, na maluwalhati ka, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Ikaw, Panginoon, mapapurihan sa lahat ng aming gagawin. At ganoon din po, O Diyos, ang mga salita mong pagsasaluhan namin sa gabing ito sa pamamagitan ng iyong anak, Brother Aldrin. Patuloy mo itong samahan ng tanda at kababalaghan, O Diyos, at magbigay sa amin ito ng buhay, Panginoon. Magbigay ng pag-asa, Panginoon, sa bawat isa. At O Diyos, sa lahat ng nakikinig, Panginoon, patuloy mong pagpalain din, O God. At tunay nga, Panginoon, na wala nang ibang hihigit pa sa iyong presensya, Panginoon. Yahweh Shaddai, pinapasalamatan po namin ang katagumpayan ng iyong gawain sa gabing ito. Sa iyo na namin ipinabalik ang papuri at pasasalamat. To God be the glory, in Jesus' name. Amen. And the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hallelujah! Purihin natin ang Diyos na buhay! Amen. Kayo ba ay nagagalak muli? Amen! Kasama natin, purihin ang ating Diyos na buhay! Amen! Amen! Kaya naman, ibigay natin ang lahat sa Kanya sa oras na ito. Let us raise up all our praises to our God. Amen? Amen! Hallelujah! Sabi po sa Psalms 42 verse 1, as a deer longs for flowing streams, so my soul longs for you, O God. Are you also longing for our Lord? Amen. His presence? Amen. So let us give Him a praise. And also it says in Psalms chapter 5, 11, but let all who take refuge in you rejoice. Let them ever sing for joy. Amen. Kaya naman ang ating Diyos ay mahalaga sa ating mga buhay. Because we love for Him. Amen. Amen. At kung ano man at sino man ang mahalaga sa atin, ating minamahal. Amen. Amen. Mahal natin ating Diyos. Amen. Dahil siya ang unang nagmahal sa ating lahat. Amen. Kaya naman, lumalapit tayo sa oras na ito at sabihin natin muli sa Kanya, Ikaw ang aming nais, O Diyos. Hallelujah! Hallelujah!
buhay ngayon bilang kanyang mga lingkod at mga anak, kundi ang ating Diyos. Amen. Mahalaga na may Diyos tayo. Amen. Hallelujah. Lagi po nating ipinapanalangin ang Salmo 91, right? Psalms 91. But really, this is struck me a lot in verse 1. Psalms 91 and 2. Psalms 91 verses 1 and 2. You who live in the shelter of the Most High, who abide in the shadow of the Almighty, will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God, in whom I trust. Hallelujah. Salamat Panginoon sa mga salita mo na muli nagbibigay buhay at kalakasan at pag-asa sa amin. Tunay nga mga kapatid, sa mga nakaraang araw, naranasan ko talaga. At alam ko nararanasan niyo rin minsan sa inyong mga buhay na minsan may mga tao na hindi natin alam na meron pala silang ginagawang masama sa atin. Hindi natin alam yun. Kaya tama lang yung napakinggan natin na mensahe ng ating preachers, Brother Aldrin, noong Tuesday, na dapat aware tayo na meron tayong kalaban talaga. At alam natin kung paano din natin siya mapapagami. Because we know that we are in the Lord, we have His protection. Amen. And when I have known that, kasi yung tao ay nagsabi talaga siya sa akin ng totoo. Dumulog ako kay Lord, sabi ko, Lord, ito na yung sinasabi mo. Salamat at initing mo ito para alam ko rin kung anong gagawin ko. Pero kahit hindi ko man alam on that time, Lord, you have already protected me. At ito yung lagi nating ipinapanalangin, that our intimacy with the Lord brings us protection. Hallelujah. Kaya Lord, ikaw ang aming hiding place. Ikaw ang aming luklukan, Panginoon. Nasa gitna, Panginoon, na hindi namin alam ang mga pangyayari, kami nagtitiwala lamang sa iyo at naririyan ang dakilang mong tulong. Napakaganda nang nasa iyong presensya. At tunay nga, ipinapakita mo ang iyong pagkabuhay mo sa aming mga buhay. Wala na kami nga hanapin pat wala nang mas mahalaga nga sa amin ngayon, kundi ang mapa sa iyong presensya, O Diyos. Pero alam namin na andyan ang iyong dakilang protection sa aming lahat. Salamat, Yahweh El Shaddai. Na muli, we can say that you are our Lord, you are our fortress, our God, of whom we can trust. Thank you.
Patuloy po tayong dudulog sa ating Panginoon. Tayo'y magkakaisa sa pananalangin sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Diyos na aming Amang nasa langit, dakilang Yahweh El Shaddai, muli sa gabi pong ito, pinupuri ka namin, sinasamba at dinadakila. Niluluwalhati namin ang iyong banal na pangalan. At sa makapangyarihan mong pangalan, aming Panginoong Jesus, kami po'y sumasamba sa iyo mula sa amin pong puso. At ang nais namin sa gabing ito, mapasalamatan ka. Amen. Salamat po, Amang Diyos, sa kabutihan mo sa aming buhay. Salamat sa biyaya mo sa amin ng panibagong buhay at kalakasan. Salamat po sa pag-ingat mo sa amin gayon din sa amin pong mga mahal sa buhay. At salamat higit sa lahat, Panginoon, dahil patuloy na araw-araw namin natatanggap at nararanasan ang mga pagpapala at himalang mula sa iyo. Salamat po, Amang Diyos, dahil sa kabila ng mga pagkukulang namin sa iyo, nananatili kang tapat sa aming buhay. At tunay po, Panginoon, nag-uumapaw sa aming buhay ang mga pagpapala. Dalangin namin sa gabing ito, Panginoon, na nawa, gawin mo kami karapat-dapat na humarap sa iyo at lumapit sa iyo. Patawarin mo nawa kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala at pagkukulang, sa aming isip, sa aming salita, at maging sa aming pong mga ginagawa. Dalangin po namin, Amang Diyos, ang iyong pong pagpapala at patnubay sa kabuuan ng iyong gawain sa gabi pong ito. Pagpalain mo po nawa, Panginoon, ang bawat isa sa aming nakarating sa lugar na ito. Pagpalain mo po ang mga inaabot ng iyong tinig over the internet. Higit sa lahat, O Diyos, pagpalain mo ang iyong pong mga salita. Mga salita mo, Panginoon, na sa gabing ito, aming pagninilayan at aming pakikinggan. At lobin mo, Panginoon, na samahan ito ng kapangyarihan. Magdala nawa ito sa aming pong buhay, ng mga aral, at patulungan kami, Panginoon, na lubusang magbago. Dalangin po namin, Amang Diyos, na sa gabi pong ito, ano man ang aming itinudulog sa iyo, ano man ang aming mga dalang kahilingan, sa makapangyarihan mong pangalan na aming Panginoong Jesus, katagpuin mo nawa ito. At ipagkaloob mo sa aming Panginoon, ayon sa iyong banal na kalooban. Muli, Amang Diyos, ito pong itinudulog at itadalangin namin sa pangalan mo, Jesus, at sa tulong ng mabisang pananalangin ang aming mahal na Inang Birheng Maria, sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Atin pong purihin ang Panginoon. Sa hirap man,
blessed evening, my dear brothers and sisters. Blessed evening, children. Kayo po ay may dalang Biblia atin pong buksan sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Ephesians chapter 3, mula po sa verse 14 hanggang sa verse 19. Ito po ang sinasabi sa wikang banyaga. For this reason, I kneel before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives its name. I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and how long and how high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Dahil dito, ako'y lumuluhod sa harapan ng Ama na mula sa Kanya'y nagkakaroon ng pangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Itinadalangin kong sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ay palakasin Niya ang inyong buhay espiritual ayon sa Kanyang kayamanan at kadakilaan. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain upang inyong lubos ang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalataya, ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos! Palakpakan natin si Yahweh Shaddai. Ipalakpak na mga pinagpala ng Diyos. Praise the Lord! God is good! All the time. God is good. Harap ka sa iyong katabi, sabi mo sa kanya, kapatid. Kapatid. Tunay ng mabuti ang Diyos. Tunay ng mabuti ang Diyos. Pinagpala ka. Pinagpala. Nakarating ka. Nakarating ka. Sa lugar na ito. Sa lugar na ito. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin si Yahweh Shaddai. Sige po. Patuloy tayong pagpapalain ng ating Panginoon sa ating pong pakikinig ng kanyang mga salita. Amen. Amen po ba? Amen. So, sige po, maaari na kayong makaupo na nagpapasalamat sa Panginoon. Ayan, salamat sa Panginoon sa biyaya ng panibagong gabi na ito. Ayan, so tayo po ay nasa Friday Family Appointment with Yahweh El Shaddai dito po sa lugar ng Fatima. Ano po, ayan kung saan atin pong ginaganap ang atin pong mga gawain sa weekdays and sa weekends. Ano po, weekends sa Sunday. Ayan, so please allow me na batiin po yung ating mga kapatid na nakikinig sa atin over the internet. Ayan, so pinagpalang gabi po sa inyo mula po dito sa Macau Chapter. And salamat po sa patuloy niyong pag-tune in sa amin, ano, pakikiisa sa pagninilay ng mga salita ng Diyos. Ayan. So, my dear brothers and sisters, bago tayo mag-start, gusto ko po muna magpatotoo. Ano po, ayan. So, kasi wala naman tayong testimony kanina. No? I would like to grab this opportunity, ayan, na ipagsigawan kung gano'ng kabuti ang Diyos sa ating buhay. Nung nakaraang Tuesday, ayan, Tuesday ng gabi, bago tayo matapos sa gawain, nabasa ko yung message ng kapatid ko sa akin. Sabi, Kuya, sila mama na aksidente. Kasi papunta sila ng Bicol, ano po, kasama yung kapatid ko sumunod sa akin at yung kapatid kong bunso. Ayan, so, kasama din yung nanay at tatay ko, pati yung bayaw ko nakasama. At kasama din po yung anim kong pamangkin. Dalawa po ang baby doon, tapos yung the rest, toddler, isa lang po yung medyo, ano, medyo malaki na. Ayan, so, mahilig kasi kumain, kaya malaki din. No, di ba Sister Case? Ayan, so, nag-message sa akin yung aking kapatid, excuse me. Nagbibinata si brother. Nag-message sa akin yung aking kapatid, sabi kuya, sila mama na aksidente. So, to cut the story short, habang sila ipapunta sa Bicol, nasa bandang Quezon po sila. Ano po, nasa Lucena sila noon, siguro nasa Lucena. Pasigzag daw ang daan, eh, medyo nabitawan ng tatay ko manibela at meron po silang kasalubong. So, sabi ko sa Panginoon, sabi ko sa kanila, minasaktan ba sa inyo?
Wala naman kuya, wala namang nagalusan, wala namang nasaktan. Yung nga lang yung sasakyan, malaki ang damage. Sabi ko, ang sasakyan may ipapaayos eh. Pero yung mas mahalaga ang buhay. Sabi ng nani ko po habang kakwento ko, talaga naiyak siya. No? Sabi niya, kuya, kung hindi kami bumangga, nahulog kami sa bangin. Pinagpapasalamat ko po sa Panginoon kasi talagang kapag ka ang tayo po ay nananalangin na mula sa ating puso para sa kaligtasan ng ating mahal sa buhay, may mga ganung bagay mang mangyayari, hindi magpapabaya ang ating Panginoon. That's what we pray during our prayers sa Psalm 91 po. No? Sabi na ng Panginoon, aking ililigtas ang tapat sa akin. Po. So nung umaga po, nag-message sa akin si Mama, hindi ko nabasa. No po. Kuya, tatawag kami, i-pray mo kami bago kami umalis. Then ko na nabasa pagising ko, sabi ko, Ma, ipagpipray ko na lang kayo pagkagising ko. Sama ko sa prayer. Sama ko na guilty ako kasi hindi ko sana napag-pray bago umalis. But, alam niyo, my dear brothers and sisters, late man yung aking prayer, pero ako naniniwala no, that from the heart, nandun si Lord kasama nila. Nandun si Lord kasama nila, iniingatan sila ng ating Panginoon. Although nandun yung stress, but still, lahat sila buhay at walang nasaktan po sa kanila. Yeah. Ito yung pinagpapasalamat ko sa ating Panginoon. At noong Wednesday po, ay nakarating na sila ng ligtas at maluwalhati sa Bicol. Ayan. So after po ng incident, nagkaroon lang ng konting police report, nagkaroon ng arigluhan, at tumuloy na sila pabiyahe sa Bicol. Kasi yung kapatid ko magpapa-house blessing ata at yung mga pamangkin ko pabibinyagan natin. So mahalaga din naman yung event na kanilang pupuntahan kasi gusto lang mapabinyagan yung kanilang mga anak. And so, ito po yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi ang buhay talaga natin, hindi natin alam kung kailan. Accident happens kasi nga, aksidente. Na hindi natin inaasahan. Pero kapag tayo po ay may pagtitiwala sa ating Panginoon, ano man ang mangyari, tayo po ay naniniwala na it is for our good. Para sa ikabubuti po natin. Sabi ko sa mga kapatid ko, may gustong patunayan si Lord sa inyo. Ayan, na kahit madalas kayo nakakalimot sa Kanya, hindi niya tayo nakakalimutan. Kahit na madalas nakakaligtaan natin si Lord, nakakalimutan tayo mag-pray, si Lord never tayong nawali sa Kanyang Panginoon. Ganun kabuti ang atin pong Panginoon. Ayan. So, kaunting testimony lang naman po yan with your brothers and sisters. And kasi talaga napakabuti ng Panginoon sa atin pong buhay. And sa gabi pong ito, kung atin pong babalikan yung atin pong binasa, ito po ay sulat ni Apostol San Pablo para sa mga taga-Epeso. At sabi nga niya, panalangin ko sa Diyos Ama na kayo ay palakasin at patatagin sa Espiritu sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Tanungin mo ngayon yung katabi mo, malakas ka na ba? Malakas ka na. Matatag ka na ba? Matatag ka na ba? Ano kaya ang sagot niya? Amen. Patuloy na pinatatatag ng Panginoon. Amen po ba? Patuloy na pinatatatag ng ating pong Panginoon. Kasi malalaman lang natin yan kapag may test na dumating. Ganun naman kahit sa isang estudyante, malalaman mo na may natutunan ka sa mga lesson sa pamamagitan ng mga tests, sa pamamagitan ng exams. Kung hindi ka dadaan sa tests at exams, hindi mo malalaman, kapatid, kung natuto ka. Ganon din sa ating pong buhay pananampalataya at sa ating buhay spiritual. Not unless may dumating sa atin ng mabigat na pagsubok at problema, doon lang natin malalaman na ganito pala ako kahina pa. Kailangan ko pa pala na mapatatag ako ng Panginoon, kailangan ko pa palang mas mag-aral sa pananampalataya ko. Now, balikan po natin last Tuesday, ang pinagdilayan nga po natin is about signs that we are under spiritual attack. Ayan. So ito po yung pinagdilayan natin noong nakaraang Tuesday. So balikan lang po natin yung ilang mga pointers. We know that we are under spiritual attack, ina-attacke tayo ng kaaway. Tinatamp tayo ng kaaway, pinapahina tayo ng kaaway. Una, kapag ka nawawala yung spiritual desires natin. Kapag nandun na yung loss of spiritual desire, sobrang wala ka ng ganang magsimba, even pag-pray, wala ka ng ganang manalangin. Pangalawa, nandun po yung physical fatigue. Pag sinabi natin physical fatigue, hindi lang basta pagod, kundi yung pagod na hindi mo alam kung saan ang gagaling. Pagod na nagdudulot minsan ng desperation, pagod na nagdudulot minsan ng hopelessness. Parang wala kang makakasama, wala kang makakatulong. Pangatlo, yung lack attack. Yung sa kawalan, doon ka ina-atake ng kaaway. Sinasabi sa'yo ng kaaway na wala nang ibang tutulong sa'yo kaya kumapit ka na sa patilim. So kaya nga na sinasabi natin po ng likunan, ito yung paalala niya sa atin na sa kabila ng kawalan, hindi ako mawawalan. Sapagkat si El Shaddai ang aking kaaway. Ayan. So pang-apat po, that we are under spiritual attack, nagiging weak yung ating pong prayer life. Nagiging malilimot niya tayo when it comes to our prayer.
Nakakalimutan tayo mag-devote ng time para sa ating pong Panginoon. Panglima, yan, we are feeling overwhelmed and helpless. Sabi overwhelmed, ano po, nalulunod sa mga problema, nalulunod sa mga pagsubok, nalulunod sa mga suliranin. So, ang mga pagsubok at suliranin, dadating naman po talaga yan sa ating pong buhay. Asahan man natin yan o hindi, dadating yan sa ating pong buhay. But sometimes, yung dumadating ay hindi lang basta agos, kundi bagyo. Ano po, bagyo ng unos ng mga problema at mga suliranin. Ano po? So, isa sa mga bagay na tinatanim sa ating puso at isip ng kaaway ay gusto niya tayong lurunurin sa mga problema at ilagay at itanim sa ating isipan na wala na tayong pag-asa o walang ibang makakatulong po sa atin. And then, nandiyan din po yung mga lumang vision natin na nagre-resurface. Ano po? Old habits and lifestyles resurface. Ay, yung mga lumang vision natin, yung dating katamaran na bumabalik sa atin. Ano po? And isa yun sa mga signs that we are under spiritual attack. Bakit daw? Kasi ang oras na ibinigay sa atin ng Panginoon, ang lakas na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, nais niya na gamitin po natin ito sa mga makabuluhang bagay. Sa mga bagay na makapagpapaunlad sa bawat isa sa atin. And then lastly, ano po, it pulls us away from godly relationships. And kapag tayo po ay under spiritual attack, and minsan sasabihin sa atin ni Satanas, yung mga kasama mo sa simbahan, chinichismis ka niyan. Ilalayo ka. Ilalayo ka sa mga tao na inilagay ng Diyos sa buhay mo, no, para somehow makatulong din sa'yo spiritually, para ikaw ay ipanalangin. Ayan, unti-unti ka niyang ilalayo sa simbahan. Ilalayo ka niya sa mga tao na may potential, ano po, na makapaglapit sa'yo sa atin pong Panginoon. No? So ito po yung mga signs that we are under spiritual attack. So bakit nga ba tayo ina-atake ng kaaway? Tanungin mo yung katabi mo, bakit nga ba? And so, primarily, inaatake tayo ng kaaway para tayo ay pahinain. Amen po ba? Para tayo ay pahinain. Kasi nga, tayo ay mga warriors ni Lord. Tinanggap natin yung mission po na yan na pagiging mandirigma ng ating Panginoon nung tayo po ay makumpilan. Nakumpilan na po ba kayo? Taas po kami na nakumpilan. So, yung mga hindi pa nakumpilan or hindi sigurado na nakumpilan kayo. So, tinatawag tayo mga warriors ni Lord. Ano po? Kaya nga tinatapik ng obispo ang ating pisngi, ginigising tayo. Panggising po yun na ikaw gumising ka, Kristiyano ka, warrior ka ni Lord. So, ibig sabihin, kapag ka ikaw ay mandirigma, ibig sabihin dapat malakas ka. Dapat prepared ka. Dapat matatag ka. Dapat equipped ka na kung ano man ang maaari mong gamitin sa labanan. Amen po ba? Nasusundan po natin. So, kaya tayo inaatake ng kaaway, primarily para tayo po ay pahinain. That is why, according to St. Paul, ano, sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso, sa verse 16 and 17, idinadalangin kong sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Kapatid, kung atin pong papansinin, no, sabi nga, palakasin niya ang inyong buhay spiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Ibig sabihin, lumalakas at tumatatag tayo hindi dahil sa sarili nating kagagawan, hindi dahil sa sarili nating kakayahan, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon. Sabi nga, no, ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Ibig sabihin, kapag tayo po ay tumatatag, kapag tayo po ay lumalakas, ibig sabihin, nagmamature tayo, nag-grow tayo, ibig sabihin, yumayaman tayo. Amen po ba? Yung mayaman tayo. Harapin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kapatid. Kapatid. I proclaim. Yayaman ka. Yayaman ka. Amen po ba? Basta talaga kayamanan, ano? Gising na gising po tayo. Kapatid, alalahanin po natin, ano, na ang tinutukoy po na kayamanan dito, hindi lang financial, hindi lang material, hindi mo especially spiritual. Kapag tayo po ay mayaman spiritually, mas madali po sa ating gayahin at isabuhay ang pamumuhay ng ating pong Panginoon. Bakit? Kasi ang ating pong Panginoon, sa kanya nagmumulang lahat ng kayamanan. Lahat ng kayamanan, goodness, ano po, kabutihan sa puso, kabutihan sa mga ginagawa, kabutihan sa mga sinasabi, kayamanan sa kung ano po mang bagay, sa financial, ano po, sa physical, sa mental, emotional. Ayan, so kapag tayo po, ano, kapag tayo po ay binibless ng ating Panginoon spiritually, ay yumayaman tayo. Amen po ba? Yumayaman tayo. Kita niyo po ang ating pong punong lingkod. Mayaman. Amen. That's why yung blessing niya, na isishare niya sa atin. At hanggang sa atin, umaabot yung kayamanan ng ating pong punong lingkod. Nasusundan po ba natin? Amen.
So my dear brothers and sisters, ito po ang pag-uusapan po natin ngayong gabi. Since last Tuesday po, ang ating topic is about about the attack, the spiritual attack ng ating pong kaaway. So paano natin malalaman kung tayo po is under ng spiritual attack ng ating pong kaaway? Now, pag-ninilayan naman po natin, kasi lagi nga tayong ina-atake ng kaaway, kung paano natin patatatagin ang ating pong spirito? Paano natin patatatagin ang ating spirit? Sabihin mo sa katabi mo, spirito. Spirito. Ayan. Tanungin mo siya, anong espirito? Anong espirito? Ang meron ka. Ang meron ka. Ano kayang sagot? Ano ko, spirit of alak eh. Kapatid, anong espirito nga ba ang meron tayo? From its word or from its etymology? Sabihin po ninyo etymology. Etymology. Sabi natin etymology, ito yung pinanggalingan ng salita. Ito po yung origin, ano po, pinagmulan ng salita. From its etymology, spirit, ano po, ang ibig sabihin po nito, something that animates you. Ibig sabihin, nagpapagalaw sa'yo. Kaya tayo gumagalaw kasi may espiritu tayo. Yes. Amen po? Ang patay po ba gumagalaw? Yes. Pag tinulak po, gagalaw talaga yun. But on its own, hindi siya gagalaw. Bakit? Kasi wala siyang espiritu. And so, if spirit is something that animates, kung ang espiritu ang nagpapagalaw, ibig sabihin, kung ano yung espiritu na meron sa atin, yun ang iginagalaw at ikinikilos natin. Amen. Kaya kung po tinanong kung anong espiritu meron tayo kasi magmamanifest sa ating buhay. Kung anong espiritu ang meron tayo base sa mga sinasabi natin at sa ginagawa natin. Nasusundan po ba natin? Amen. Nasusundan po ba natin? Amen. Harapin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kaya naman, Be aware. Paging aware po tayo sa mga ginagawa natin. Pag nilayan din natin ito, pag ginagawa ko, tulak ba ito ng banal na espiritu? Inspired ba ito ng Holy Spirit sa akin? O ibang espiritu na? Anong nagpapagalaw sa akin? So bilang mga Kristiyano, ang espiritu natin nagmula sa ating pong Panginoon. So pamamagitan ng banal na espiritu na ibinigay niya sa atin 2,000 years ago. Ano po? Binigay niya sa bawat isa po sa atin. We are being empowered. Kaya naman, kaya natin gumawa ng mabuti. Kaya natin gumawa ng mga himala sa biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Amen. On our own, mga kapatid, on our own, mahihirap pa tayong gumawa ng mabuti. Kasi ang nature ng pagiging tao, nagiging selfish tayo. Pero dahil sa biyaya ng banal na espiritu, nagiging selfless tayo at nakakagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Sino po mahilig sa selfie? Taas ang kamay. Ayan, sino mahilig sa selfie? Ayan. Kapag kayo po mahilig sa selfie, o nag-groupie, kapag kayo nag-groupie, isipin po ninyo, no? Isipin natin, pinakaw natin, tinitingnan yung mukha natin. Uy, ang taba ko dyan. Uy, ang lapad ko naman tignan dyan, ulitin mo. Uy, nakanganga ko dyan, nung i-upload yan. Ano? Palagi nating unang napapansin yung ating sarili. Because that is our nature. That is our nature. Kaya nga po mayroong batas sa nature na survival of the fittest. Ano po, kapag ka ikaw ang pinaka-fit, ikaw ang pinaka-masagana, ikaw ang pinaka-marami kayamanan, magsusurvive ka. And in order to achieve that, kailangan mo somehow maging selfless. Pero kapag ka ikaw ay Kristiyano, iba na nagiging pamantayan mo. Hindi ka na kasi nabubuhay para sa mundo. Hindi ka na nabubuhay para sa kayamanan. Hindi ka na nabubuhay para sa karangyaan, kundi nabubuhay ka para kay Kristo. Amen po ba? Nagbubuhay ka, nagbubuhay tayo para kay Kristo, the one who showed us the best example of being selfless. Nakabayo ba siya sa krus? Yung mga nakikita nating design ngayon, actually, pinaganda na lang yan. Pero nung unang panahon, ano, according to Bible historian, sa ating pong Panginoon, hubot-hubot siya naka-expose sa krus. At ang kanyang katawan, hindi ganun kaganda. Luray-luray ang kanyang katawan. Luray-luray ang kanyang katawan. Imagine with your brothers and sisters, ano, gagawin sa iyo. Gagawin sa iyo. Mapapatawad mo kaya yung mga taong gumawa sa iyo. Ano? Pero ang ating pong Panginoon, upon dying on the cross, ipinalangin pa rin niyang patawarin ang bawat isa na gumawa sa kanya noon. Ano po? Ipinakita niya yung best example ng pagiging selfless. So going back, my dear brothers and sisters, strengthening our spirit. So kaya po itong naging topic natin, ano po, hindi lang ito para sa mga baguhan, kundi ito rin ay para sa mga matatagal nang naglilingkod sa simbahan. Kasi ang ating naman pong buhay bilang mga Kristiyano, araw-araw ito'y buhay ng pagkatuto. Araw-araw we learn something new mula sa ating pong Panginoon. Araw-araw may panibagong itinuturo sa atin ang ating Panginoon na magagamit natin para tayo po ay mas tumatag sa pananampalataya. Amen. Amen po ba? Amen. Nasusundan po ba natin? Amen.
Alam niyo po, no, may isang pastor ako na napakinggan sa kanyang pagpapahayag ng sa mga modern youth, ano po, sa mga kabataan. Sabi nga niya, paano ko malalaman bilang isang kabataan na spiritually ikaw ay tumatatag, spiritually ikaw ay nagmamature? So sabi niya, isang palatandaan bilang isang nagmamature ka sa pananampalataya sa espiritu mo, hindi lahat ng issue mo pinopost mo sa Facebook. Hello. Hello. Nasusundan po ba natin? Nasusundan po ba natin? Bakit? Sabi niya, kasi wala naman sa Facebook si Lord. Masasolve ang ating pong mga problem, mas tatatag tayo sa ating pananampalataya kung instead na ipinupost natin sa Facebook bawat problema natin, dalhin mo kay Lord. Dalhin mo kay Lord. Matututo ka na, masasolve pa ang problem mo. Nasusundan po ba natin? Nasusundan po ba natin? Harapin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kaya naman, hindi sa Facebook, ang confession box. Amen po ba? Wala sa Facebook ang confession box, mga kapatid. Kailangan tayong personal na lumapit sa ating Panginoon. Now, how to strengthen our spirit? Paano ba tayo mas tatatag sa ating pong spirito? Kasi nga, asahan natin, marami pang problema ang dadating. Marami pang spiritual attack ang dadating. Maraming bagay, maraming gagamitin sa Satanas para tayo ay pahinain. Una, syempre, be prayerful. Katulad ng palaging ating pong napagninilayan, ay binabahagi din St. Paul. Ano po, sabi nga niya, idinadalangin ko, inumpisahan niya, dinadalangin ko sa Diyos Ama. Tanongin mo yung katabi mo, kanino ka ba tumatawag? Ayan. Kanino ka ba tayo natawag? Kilala ba natin yung ating tinatawagan? Ano po, tumatawag tayo sa ating Diyos Ama. Amen po ba? Katulad na itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesus sa pananalangin, Our Father. Kasi ang nais ng Panginoon, magkaroon tayo ng ugnayan sa Kanya na para tayong anak na lumalapit sa Tatay. Walang inhibition, walang hiyahiya, walang pag-aalinlangan kasi may tiwala tayo na kung ano yung ilalapit natin sa ating Ama, gagawa siya ng paraan para maibigay sa atin. Amen. Amen po ba? Sino pong may mga anak, taas ang kamay. And kung kayo may anak, alam ninyo sa inyong pong mga sarili na kahit hindi lumapit ang inyong anak, gusto niyong ibigay ang pangangailangan nila. Amen. Kapag sila'y umiiyak, gusto niyo alamin, oh, bakit ka naiiyak? May ang away ba sa'yo? Bugbugin natin. Ganun tayo. Ano, ganun po ang mga magulang, always to the rescue. Always to the rescue para sa kanilang mga anak. Now, with your brothers and sisters, para tayo po tumatag spiritually, mas maging prayerful po tayo. Mag-devote tayo ng time sa Panginoon. Sabihin niyo pong salitang devote. Devote. Ayan. Ano po ibig sabihin ng devote? Devoto. Devoto. Translate lang sa Tagalog, binagdagan lang ng oh, devoto. Ang devoto po, yun yung tao na nagde-devote. Pero, ang ibig sabihin ng pagde-devote, pagtatalaga at paglalaan. Nasusundan po ba natin? Nasusundan po ba natin? Kaya nga, kapag meron po mga devosyon sa simbahan, pag may mga devosyon sa simbahan, hindi po ba nandun tayo nagtatalaga ng oras, naglalaan ng oras at ng sarili? Ang mga deboto, katulad na lang ng deboto ng itim na Nazareno, no? Nandun sila, inilalaan nila ang kanilang oras, ang kanilang panahon, ang kanilang lakas, ang kanilang sarili. Kasi nga, devotion means pagtatalaga, paglalaan. Ayan kapatid, binigyan tayo ni Lord ng 24 hours a day. Ganun tayo kadalas we pray. Let us ask ourselves, ganun tayo kadalas tumawag sa Panginoon? Ganun tayo, gaano kadalas, ano, gaano karaming oras ang inilalaan natin para sa ating Panginoon? Hello. Gising pa po ba kayo? Amen. Ayan. So, that question is rhetorical. Personal question po yung para sa inyo. Pag nilayan po natin, gano'ng karaming oras pa nga bang nailalaan ko sa Panginoon? Siguro, kaya ako humihina kasi wala na akong time para kay Lord. Siguro, kaya mas nagiging mahina ako sa temptation kasi nalilimutan ko ng humingi ng lakas mula sa Panginoon. Kapatid, kapag tayo ay nagpa-pray, tayo po ay nag-charge. Sino po may cellphone? Tasa naman eh. Ayan. Lahat tayo may cellphone naman, ano? Ayan. So, kapag ka buong maghapon, ginamit, lobat yan sa gabi. Bago matulog, isasaksak yan. Pag-ising, thank you Lord, full charge. Kapatid, kung yung cellphone natin, hindi natin nakakalimutang i-charge, yung sarili natin, huwag din natin nakalimutang i-charge. Amen po ba? Once in a while, lumapit tayo sa ating pong Panginoon. Once in a while, lumapit tayo sa Panginoon ng bukal sa ating pong puso. Sinasabi sa kanyang lahat. Yung pagod sa buong maghapon, yung burden sa buong maghapon, bago ka matulog kapatid, ilapit mo yung lahat sa Panginoon. Isuko mo lahat sa Kanya para sa gabi, makatulog ka ng mahimbing. Amen po ba? Amen.
Amen po ba? Ang sarap kaya matulog sa gabi ng mahimbing. So pagising mo sa umaga, may palibagong lakas ka. Knowing that for another day, kasama mo na naman si Lord. Kung kahapon, hindi kanya pinabayaan, ganoon din ngayon, hindi ka rin niya pababayaan. Amen po ba? So, be prayerful. Ayan. Tanungin mo yung katabi mo. Ayan. Tingnan mo sa kanya mga mata, baka natutulog na kasi. Ayan. Tanungin mo, sasabihin mo sa kanya, pag nagpe-pray ka ba, malaba sa puso mo. Ano kaya ang sagot niya? Amen. Nawa wala sa atin pong puso. Because that is a prayer na kinalulugdan ng Diyos. Kasi ang puso natin ang lumalapit sa kanya. Pangalawa, para tayo po ay mas tumatag spiritually. Ano po, hindi lang pananampalataya kundi sa ating pong spirito. Ayan. Know your faith. Alamin mo yung pananampalataya. Tuklasin mo yung pananampalataya. Kailangan alamin mo yung content ng pananampalataya mo. Kasi kaya maraming Katoliko, ano po, particularly kaya maraming Katoliko, nagpapalipat-lipat ng ibang-ilang simbahan kasi bago sila lumipat ng simbahan, di nila muna inaalam ang kanilang pananampalataya. Nasusundan po ba natin? Sabi nga ni Dr. Scott Hahn, ano, weak Catholics become Protestant, but strong Protestants became Catholics. Ano pang ibig sabihin niya doon? Ang mga Katolikong mahihina, mga hindi nag-aaral ng kanilang pananampalataya, madaling mabuyo, madaling matangay ng ibang paniniwala. Pero yung mga Protestante po, pero yung mga Protestante na sila yung nag-aaral, nagsasaliksik, they ended up being Catholic. Yes. Bakit? Because they are finding out na ang simbahan na itinayo ng Panginoon, ang simbahan Katolik. Know your faith, kapatid. In order for us to be strong spiritually, alamin natin ang laman ng ating pananampalataya. Alamin natin, bakit mahalaga kayo, Kristiya? Bakit mahalaga na nagko-confess tayo? Bakit mahalaga na pinag-aaralan nating magpatawad? Bakit mahalaga na tayo ay tumatawag sa mga santo? Bakit mahalaga na humihingi tayo ng tulong sa mga banal? Nasusundan po ba natin? Nasusundan po ba natin? Kapatid, ang mga banal, ano po, at maging si Mother Mary, hindi sila nandyan para sa display lang. Hindi po. Nariyan sila para pag kailangan natin ng tulong sa panalangin, makatawag tayo sa kanila. Amen po ba? Kapatid, aminin natin sa hindi. May mga problema tayo minsan na nahihiya tayong ihingi ng tulong sa panalangin sa mga kaibigan natin. Tama po ba? Tama po ba? Tulad na lamang po niyan, ano? May lumapit po sa akin, Brad. Pahingi naman ng tulong sa panalangin. Kasi yung asawa ko, hindi na ako makapagtimpi. Hindi na ako makapagtimpi. Wala ko ibang malapitan, Brad. Sabi ko, sis, wala ko ba kayong kaibigan? Marami akong kaibigan, Brad. Pero hindi na ako makapagtimpi talaga sa asawa ko. So, sa akin siya lumapit, sa biyaya naman ng Panginoon, kasi siguro may tiwala siya. Ano po? So, aminin mo natin sa hindi, may mga problems tayo na iya natin sabihin sa ating pong kapwa at hihingi ng tulong sa pananalangin. Minsan sabihin lang natin, please pray for me, ha? Ano po ibang pagpapray ko sa iyo? Yan po lagi kong tanong. Ano pong ipagpapray ko? Kasi sabi nga, no, be specific in our prayer. Tama po ba? Tama po ba? Be specific in our prayer. So, going back, know your faith. Alamin po natin ang laman ng ating pananampalataya para tayo mas lalong tumatag at tumibay. Amen po ba? Amen. Ayan, pangatlo. Ito maganda. Be aware of the works of the devil. Ayan, maging aware tayo sa mga kilos, sa mga plano, sa mga ginagawa ng kaaway. Dapat na-recognize po natin mga kapatid kasi bago naman tayo mahulog sa temptation, bago tayo mahulog sa pagkakasala, nare-recognize natin yan. Amen po ba? Nare-recognize po natin yan bago tayo mahulog sa pagkakasala. Pero hindi tayo nagiging aware, inaano lang natin ang ating mga sarili, kaya tayo nagiging mahina sa mga tukso, kaya tayo nagkakasala. Amen po ba? Kapatid, ang tukso, hindi po yung kasalanan. Being tempted, it's not a sin. Hindi yung kasalanan. Pagsubok nga kasi yun. Tukso nga kasi yun. Pero kapag nagpahulog ka sa tukso, doon pumapasok ang pagkakasala ng tao. Amen po ba? Amen. Nasusundan po ba natin? At tulad na lamang po niya, ano, may nag-share ang isang pare. Sabi nga niya, ang tukso, alam niyo kahit saan naroon. Kahit sa simbahan, maraming tukso. Yeah, may mga parishioner minsan na pupunta sa simbahan, labas na ang lahat. Bilang isang pare, siyempre kami, tinutukso din kami. Pero nasasabi nila kung magpapatukso kami kasi ang pagkakasala nagsisimulayan sa isip natin. Kahit hindi mo gawin, tingnan mo ng mahalay, mag-isip ka ng masama, nagkakasala.
Pero bago mo gagawin yung kasalanan yun, bago mo magawa yung kasalanan na yun, mararecognize mo yun. Kasalanan to, against to sa kalooban ng Panginoon, hindi ko gagawin to. At magagawa nating paglabanan ng mga tukso kapag matatag tayo spiritually. Amen po ba? So dapat maging aware po tayo sa ginagawa ng kaaway. And so harapin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid, huwag nating hayaan. Nagamitin tayo ng kaaway. Amen po ba? Sabihin po din sa kanya, kapag nasa simbahan, focus tayo sa pakikinig at pagninilay. Yung chika, paglabas na. Amen po ba? Amen. Yung chika, paglabas na. Hindi yung habang nagsasalita si brother at si father, sinasabayan. Nagagamit tayo ng kaaway, kapatid. Bakit? Kasi minsan may tutok na tutok talaga. Ikaw naman kalabit ng kalabit. Anak ka ba niya, no? Anak ka ba ni Taning? Nakikinig ako, di ba? Nasusundan po ba natin? Huwag nating hayaan na gamitin tayo ng kaaway. Ano po? And so be aware of the works of the devil. Pang-apat, fill your heart with his word. Napupunoy natin ang ating puso ng kanyang mga salita. Kasi ito naman yung iniuutos niya. Para maging mas matatag tayo, ang gawin nating pundasyon ng ating buhay, ng ating pananampalataya at ng ating spirito, yung kanyang mga salita. Ano po? May isang pastor po na he's also an engineer. Sabi nga niya, sa construction firm, kapag ka ang poste, kasi ang poste yung pinakamatibay na bahagi sa isang bahay. Amen po ba? Kapag siya rin nagko-construct ng bahay, yung poste yung pinakamatibay talaga. Nandun lahat ang pundasyon, nandun lahat ang bigat. Kapag ang poste hindi matibay, kapag ang poste mo po, guguho ang bahay. Mawawasak ang bahay. Sabi niya, subukan nyo na kung ano-ano lang ang ilagay nyo sa poste at buuin yung bahay. Hindi magtatala ng bahay. Pero subukan nyo na punuin ng kongreto ang pundasyon ng bahay. Tatagal ito. Ganon din po sa ating pong buhay. Sabi niya, yung pundasyon na yun yung ating pong puso, yung ating espiritu. Kapag pinuno natin ang salita ng Diyos, ang ating pong espiritu, ang ating pong puso, anumang problema ang dumating, mananatili tayo nakatayo. Kasi matatag tayo. Amen po ba? Kapatid, ano po bang sinasabi sa Hebrews chapter 4 verse 12? At sabi no, the word of God is living and active. O since living and active ang salita ng Diyos, kapag itong inilagay natin sa puso natin, kapag itong itinanim natin, kapatid, buhay ka din. Magiging active ka din. Amen po ba? Nasusundan po ba natin? Yan. So fill your heart with His word. Punoy natin ang ating pong puso, ang ating espiritu, ng kanyang mga salita. Ibig sabihin, itanim natin, isa puso natin, isa buhay po natin. Amen po ba? Amen. Ayan. So, panglima, hindi ko alam kung panglima nga ba ito, no? Panglima, make sure that we are always reconciled with God. So, ang topic po natin tonight, ano, is to strengthen our spirit. So, ibig sabihin, siguraduhin po natin po na hindi tayo against kay Lord, kundi reconciled tayo sa ating Panginoon. Kapag tayo po'y nagkakasala, lumalayo tayo sa Panginoon. Sinusuway natin ang Panginoon. At ang pagsuway, ibig sabihin, hindi kayo reconciled kasi sinuway mo siya. Meron kang dinisregard na iniuutos niya. Meron kang hindi pinansin o meron kang binaliwala na sinasabi niya. Parang sa kontrata lang po yan. Kapag ka ikaw'y sumusunod sa kontrata, reconciled kayo. Pero kapag hindi, kapag may inilabag ka doon, terminated ka. Ibig sabihin, tsaw la. Tama po ba? Tama po ba? Ganun po yun. So, make sure that we are always reconciled with God. Kapatid, kung iisipin natin, parang imposible ito. Kasi malaki yung tendency araw-araw na magkasala tayo. At kapag tayo nagkakasala, hindi tayo nakakapag-reconcile kay Lord. That is why, ito po ang kahalagahan ng Sacrament of Confession. The Sacrament of Reconciliation. Tanungin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kapatid, kailan ka huling nag-confess? Ano kaya ang sagot niya? Last year pa. Kapatid, samantalin natin ang pagkakataon. Malapit na po ang Advent season. Malapit na po ang Advent season. At kapag Adviento, nagkakaroon ng simbahan ng mass confession. Ano po? Let us make ourselves a beautiful present para kay Lord. Ano po, gawin natin ang ating pong mga sarili na napakagandang regalo para sa ating Panginoon sa araw ng kanyang kapanganakan. Kung tayo nagsa-celebrate ng birthday natin, nagbe-birthday din si Lord. Nagbe-birthday din ang ating pong Panginoon. At wala tayong ibang may bibigay sa kanya.
kundi ang ating pong puso, ating sarili. Kasi sa kanya naman lahat ng gagaling eh. Amen po ba? Na-experience niyo na po bang magbigay ng regalo sa taong mayaman? Hindi po ba ang hirap mag-isip, ano kayong bibig? Nasa kanya na lahat eh. Ganon sa ating pong Panginoon kapatid, hindi niya gustoy ng pera natin. Hindi ang kayamanan na natin. Ang ating puso, ang ating sarili. Amen po ba? So, make sure that we are always reconciled with God. And then finally, lastly, para tayo po ay matatag spiritually, ano po, be always protected and covered by the blood of Jesus. And so, paano ka ba tayo babalutin ng dugo ng ating pong Panginoon? Una, sa ating pananampalataya. Sa paniniwala natin sa Kanya, sa pananampalataya natin sa Kanya. Pangalawa, kapag tayo po ay namubuhay ng may kabanalan, pag tayo namubuhay ng malinis sa harap ng ating Panginoon. At pangatlo, siyempre sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanyang katawan. Sabi nga kasi, you are what you eat. Kung ano yung kinakain mo, yun ang pinaprocess ng katawan mo. Kung ano yung kinakain mo, yun ka. Kung kumakain ka ng healthy foods, magiging healthy ka. O kung kumakain ka ng puro karne, magiging karne ka. Ay, snotter ka na. Kikiluhin ka na din. Hindi po. Ang point dito, my dear brothers and sisters, ano po? Since tinatanggap natin madalas ang katawan at dugo ng ating Panginoon, naroon ang kanyang protection sa atin. Kasi umiiral sa ating buhay, sa ating sarili, yung kanyang katawan mismo. Ano po? He is sharing to us, ibinabahagi sa atin ng Panginoon, ang kanyang divine, ang pagiging divine niya, ang kanyang kabanalan. Hindi tayo banal, hindi tayo divine, but sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanyang katawan, ibinabahagi niya yung pagiging divine, ang katawan na kailanman hindi nagkakasakit. Amen po ba? Amen. Sabi nga ng ating pong punong lingkod, ano? Divine protection. Divine protection. Kapag ang isang lingkod ng Diyos ay magiging masunurin sa Kanya, tinataglay niya yung divine protection. Amen. Pero kapag nagiging masuwayin ang isang lingkod, nawawala yung divine protection. Napakaganda ng analogy ng ating punong lingkod. Bakit? Sabi nga niya, sa iba't si Adan, wala silang suot nun. Pero bakit hindi sila nagkakasakit? Bakit hindi sila nilalamok? Bakit wala silang COVID? Kasi meron silang divine protection ni Lord. Amen po ba? Pero nung sila'y nabanis, nung sila'y sumuway, nung wala yung divine protection ni Lord, nag-umpisa na magkasakit ang tao. Nag-umpisa na maghirap ang tao. Amen po ba? Nasusundan po natin. So, be always protected and covered by the blood of Jesus. So, bilang pagtatapos po, mga kapatid, ano, sabi nga, no one is stronger than the one who is under God's protection. Amen. Ang taong pinakamalakas ay ang taong protektado ng ating Panginoon. Kapatid, higit pa yan sa kahit anong multivitamins. Higit pa yan sa kahit anong vaccine. Higit pa yan sa kahit anong bakuna. Kapag si Lord ang nagprotect sa'yo, kahit bala iiwas sa'yo. Amen. Amen po ba? Harapin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kapatid, piliin mo na protektahan ka ng Panginoon. Amen po. Kasi sabi nga, God is for us, who can be against us? Kahit sino pa yan, kahit ano pa yan, kahit anong sakit pa yan. Amen po ba? Magsitayo po tayong lahat. Ako po'y naniniwala, mga kapatid, ano, na taglay natin ang proteksyon ng ating Panginoon. Taglay natin ang pag-iingat ng ating Panginoon. Kahit na minsan, marami tayong pagkukulang sa Kanya, nagkakasala tayo. Sa kabutihan ng Diyos, hindi siya nagkulang na protektahan tayo. Hindi siya nagkulang na ingatan po tayo. Kaya naman, pasalamatan natin ang Panginoon. Let us declare sa ating buhay na Lord, you are so good. May buti-buti mo, Diyos, sa lahat ng oras at sa lahat ng araw, sa lahat ng panahon. Kung may prayer request ka, kapatid, ilagay mo sa tapat ng iyong dibdib. Pagdilayan mo kung gano'n naging kabuti ang Diyos sa buhay mo. Wala nang makilala mo siya. At kahit pa nung panahon na hindi mo siya nakikilala pa, yung mga pagpapalang dumadating sa iyo, hindi dahil sa sarili mong kakayanan o kayamanan, kundi sa kabutihan ng Diyos. Pasalamatan mo siya sa gabing ito kasi kailanman di kanya pinabayaan. Sa lahat ng oras.
wag mo nawang lilimutin kung gaano naging kabuti ang Diyos sa iyong buhay. Diba ang kabutihan ng Diyos na yan na lagi nating nararanasan? Ito ang magpaalala sa atin na higit sa lahat ng bagay, may Diyos na makapangyarihan. Higit sa anumang problema, higit sa anumang pagsubok, higit sa anumang sakit o karamdaman, may Diyos na nagmamahal sa atin at gusto niya tayong tulungan at pagpalain. Patuloy tayong magtiwala sa Kanya sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Kailanman hindi niya tayo bibigunin. Amang Diyos na nasa langit, maraming maraming salamat po sa gabing ito, sa biyaya ng iyong pong mga salita. Sa biyaya ng iyong banal na presensya, Panginoon, na sa amin po yumayakap. Panginoon, batid mo kung sino sa amin ang mga nangihina. Nakikita mo, Panginoon, kung anong pangangailangan namin. Sa gabing ito, walang pag-aalinlangan, Panginoon, na muli kami ay tumatawag sa iyo. Kami ay lumalapit po sa iyo. At buong puso kami nagtitiwala at alam namin, Panginoon, hindi mo kami bibiguin. Dalangin po namin, Amang Diyos, na ikaw ang maging katataga namin. Ikaw ang maging pag-asa po namin. Sa buhay na ito na hindi namin alam ang darating na bukas, Lord, ikaw ang nakakaalam ng lahat. Dalangin po namin, Amang Diyos, na sa aming paglilingkod sa iyo, patuloy mo kaming patatagin. Sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, katagpuin mo lahat ng aming pangangailangan. Sa iyo namin kinataas, Lord, at ang aming mga kahilingan, aming mga prayer requests, maging ang aming mga pangarap at mitihin sa buhay, Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa iyo. Gayun din ang lahat-lahat sa amin, ang aming mga mahal sa buhay. Lord, ikaw ang mag-take over sa aming buhay. Patuloy mo kaming pagbalain at gamitin mo kami ayon sa iyong banal na kalooban. Muli, dalangin namin, Panginoon, na sa aming pag-uwi sa gabing ito, pagbalain mo po kami. Ingatan mo kami at sa gabing ito, Panginoon, pagkalooban mo kami ng maayos na pahinga. Sa panibagong araw na ibibigay mo sa amin, may handog nawa namin sa iyong Panginoon ang pinakamainam. Itong aming panalangin sa pangalan mo, Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Mga kapatid, maaari po bang magsiyupong muna tayo? Ayan, bago tayo magsiyuwi. Ayan, magkakaroon lang tayo ng counting programa. Ayan, so sa gabi pong ito, no? Ayan. Hindi balingin sa ating kalaman na si Brother Jeff ay uuwi na. Ayan. Ang ating pong kapatid na manunugtog, ayan, na sa pananatili niya dito sa Macau, siya po inakasama po natin bilang instrumentalist. So let us acknowledge at pasalamatan ng ating pong kapatid, Brother Jeff. Brother Jeff, pwede po ba kayo? Hindi niyo po birthday. Dito po ang sarapan, bro. Brother Jeff, salamat po, no, sa mga panahon na inilaan nyo sa gawain. Yun, siya dahil, mula po sa Pilipinas, alam ko, nagdalaan na kayo ng oras at panahon para sa gawain ni El Shaddai. Pero salamat, sure, dahil hanggang dito sa Macau, ano, ay nagamit kayo ng Panginoon bilang instrumento. Ayan, so, tanggapin niya nawa, Brother Jeff, yung... Ang inanyahan po namin ang council, pagpugata po dito sa nakapasalitahan at ang group ng para, at ang Big Days. Ayuda. Ang weekdays prayer group po? Weekdays core group. Weekdays prayer group. Core group. Used to be frightened and scared to try of things we don't understand why I left for a moment and started crying. Noticed the air, it's so red in me. We're reminiscing of the hills and tears. Even if I lost this, I'll never clear. Farewell to you, my friend. We'll see.
Pagbibigay po kaya ng message ang weekdays prayer group and bago yung counsel. Sa chat. Para hindi ako naka-present gift. Tunay kang isang lingkod, patuloy kang pagpalain ni Lord at sa
kamandahin ay patuloy na maglingkod. Amen. God bless you. Brother Jeb, maraming salamat sa paggamit mo dito sa gawain, sa oras mo. Patuloy mong gamitin yan sa pagdating sa bansang Pilipinas at patuloy na ang talentong ipinagkaloob sa ni Yahweh at Shaddai ay patuloy mong magamit sa kamanya dalhin. God bless you. Brother Jeb, sabi na lahat eh. Thank you sa lahat ng efforts mo, lahat ng ginawa mo, lahat ng ano na pagtulong dito sa weekdays mula nang nandito ka sa Macau. Hindi man kami makapagbigay ng ano, pero si Lord alam niya ang desire ng puso mo. Saan ka man niya dalhin, alam kong nandyan ang paglilingkod mo dahil nasa puso mo na yan eh. Patuloy kang gabayan ni Lord, saan ka mang dalhin ay magamit ka niya sa kanyang ubasan na ito. Pagpalain ka at ano man ang desire ng puso mo, alam ko na God is in control sa lahat ng bagay. Kaya pagkatiwala lang natin yan. Kung saan ka man pumunta, alam kong gagamitin ka ni Lord. God bless you always. Mamimiss ka namin dito. So, Brother Jeb, Assistant Jackie? Hindi, kasi ano, si Brother Jeb din talaga, no? Pinagpapasalamat ko kay Lord kasi hindi ako nahihirapan bilang isang preacher at the same time instrumentalist kasi talaga pareho kami ng rendition ng mga kanta na tinutugtog. So, naging madali somehow yung pagtugtog kahit walang minsan walang practice. Tatlong taon walang practice. Walang practice, nakakatugtog naman ng maayos. Ano? Ayan. So, ayan tanda na ang isang musikero ay tumutugtog sa gawain. Ano po, tumutugtog sa gawain. So, pinagpapasalamat kay Brother Jeb at nawa, saan ka man makarating, tuloy kang gamitin ni Lord at nawa, yung mga dreams mo, aspirations mo, mga plans mo for your future, ay tulungan ka ni Lord na ma-achieve. God's will and God's perfect time. Ikaw naman, Brother Jeb. Actually, ang pinapasalamat sa Panginoon talaga is, siya lahat ang may hawak ng paglilingkod ko. For since second year high school hanggang ngayon, inaanap talaga siya. Talagang ang Diyos ang pinaglilingkod. Hindi ako nakatingin sa tao. Kasi pag sa tao pa talaga, pupunta ko sa likod. Pero love ko ang Panginoon. Love ko. Walang niningin kapalit. Ang gusto ko maglingkod sa'yo, magtumutog sa Kanya. Maglingkod sa inyo lahat. Sa inyo lahat. Kaya salamat po at appreciate nyo po yung gusto kong ipakita sa inyo na sama-sama tayong puri sa Panginoon. Saan na ako magpunta, huwag kayo mag-alala. Sino siya dahil ang nasa isip ko lagi. Salamat po sa lahat. Sige po, let us offer a prayer para kay Brother Jeb. I invite everyone to please stand up. At atin po ito ng ating mga kamay sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Abang Diyos na nasa langit, dakilang Yahweh El Shaddai, tunay na. Ikaw ang Diyos na tumawag, pumili at humirang sa bawat isa po sa amin. Ikaw, Lord, ang nagbigay ng kabuluhan sa amin pong mga buhay. Ikaw ang nagpatuloy na nagbibigay ng layunin sa amin pong mga buhay. At sa gabi nito, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Sa panahon, Panginoon, ang aming kapatid na ito na si Brother Jeb ay nanatili dito sa Macau at naging isang lingkod mo. Dalangin namin ang Diyos na patuloy mong i-bless ang kanyang buhay sa lahat po ng aspeto nito. Saan mo man siya dadalhin, Panginoon, dalangin po namin na patuloy mo siyang gamitin ayon sa iyong madalang kalooban. Patuloy niyang magamit, Panginoon, para sa kadakilaan mo ang talento na ipinagkaloob mo po sa kanya. At loobin mo, O Diyos, na lahat ng kanyang mitin sa buhay, tulungan mo ito na magkaroon ng kaganapan ayon sa iyong madalang kalooban. Dalangin po namin na sa kanyang magiging biyahe, Panginoon, ay ingatan mo po siya. Saan mo man siya dadalhin, O Diyos, ay palagi mong katagpuin lahat ng kanyang pangangailangan. Muli, Panginoon, ito pong aming panalangin sa iyo sa makapangyarihan mong pangalan, aming Panginoong Jesus. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat, Brother Jeb. Picture. Okay, picture ko muna. Kasama ko yung council at weekdays prayer group bago po tayo magsiuwian. Para may remember. Dito ka sa jeep ng Brother Jeb. Ay, na mo. Hindi kayo
Come on, everybody. Come on, guys, come on. Sister Glenda! Come on! Jackie, yan. Okay, pa lahat. 1, 2, isa pa. 1, tagong-tagong atin. Okay, jump shot. 1, 2, 3. Thank you. Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat. And may the good Lord bless us always. Count your blessings. And let us give thanks with a grateful heart. Let us give thanks with a grateful heart.